Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw. PPCRV Mindanao nakahanda na para sa halalang 2022. Malapit nang magtapos ang pangampanya para sa halalan ngayong 2022 sa darating na Mayo 9 sa ating bansa. National man o local, nasa 22 days na lang ang nalalabing araw. Ang mga kandidato naman, kanya-kanyang pataasan ng rating, siraan at palakihan ng crowd sa pangampanya. Nakahanda na para sa darating na halalan 2022 ang grupo ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting or PPCRV, isang non-partisan, non-secretarian, non-profit na organisasyon na kaanib ng Roman Catholic Church sa Pilipinas na nagsisikap na matiyak ang libre, patas at walang panluloko sa halalan sa Pilipinas. Nagbigay ng mensahe si Reverend Father Clifford Baira, DCC, PPCRV Coordinator for Mindanao upang ito'y maging gabay at paalala sa mga taong pipili ng kanilang mga kandidato. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay si Reverend Father Clifford Elvira DCC, PPCRV Coordinator for Mindanao. Ako po ay nananawagan sa lahat ng mga butante na bumuto ayon sa mga sumusunod na batayan. Ang kandidato ay dapat maka-Diyos, makatao at may respeto sa buhay, makakabuluhan at matino ang pamumuhay, masigasig tumulong makaahon ng bawat isa, malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makalinga at malalahanin sa kapwa, makakalayaan, makakapayapaan at ayaw ng karahasan, makatutuo, makatarungan, di mangiiwan, makakasama ang lahat, makatuwiran at patas makisama, makabatas, makabayan, makapagtataguyod ng kabutihang panlahat, at makakalikasan. Ito po ay handog sa inyo ng PPCRV Mindanao. Ang paalalang ito ay hatid ng PPCRV Mindanao sa pakikipagtulungan ng Christians for Peace Movement or CFPM, Catholic Relief Services or CRS, United Nations Development Program or UNDP, at ng Trident Philippines Multimedia Production. Yan ang balita sa araw na ito. Para sa news update, Mark Tabales, Trident News, Philippines.